Yun, so yun nga mga tropa pits, this is Team Bahay Darnit again, signing in vlog on. Ayan, so makikita nyo, gabi. Ayan, so hindi araw, kasi nga maganda itong ipapakita ko sa inyo at ipapabahagi ko na naman ang isang hidden features ng Nissan Almera natin. Ayan, so sa mga panood na, nung 1 year ago, nag-upload ako ng isang video tungkol sa hidden features ng ating Nissan Almera. So ngayon naman, meron na naman akong isang ibabahagi sa inyo na alam ko ay ikasasaya at ikatutuwa ninyo. So sa mga hindi pa nakakaalam, ito na po yung dapat ninyong panoorin para malaman nyo ang kakaibang features ng ating Nissan Almera. So ito na yung ipapakita ko una para hindi nyo na rin balikan yung hidden features na ginawa ko. Ipapakita ko na rin yung isa para tuloy-tuloy na yung panonood nyo. Hindi naman tayo yung ibang vlogger na ibibigay pa yung dati para balikan lang. So ako, ito, riktahan na tayo, tropa pig. So ito yung una kong ginawang video. Una kong ginawa 1 year ago. So bubuksan muna natin. Siyempre kailangan mong i-on yung ating headlight. Ayan, so naka-on siya. Ayan, so naka-on. Tapos, ito nga yung sinabi kong follow me home, para mamatay yung headlight kung sakaling nasa bahay ka na madilim yung dadaanan mo, at least mayroong ilaw na mag-guide sa'yo. Ngayon, pag in-off ko na siya, mamamatay na siya. So, itong ituturo ko na naman na bagong technique sa Nissan Almera natin is hindi mo na kailangang i-unlock or lock kasi automatic na siyang mamamatay. So, magbibilang lang tayo. Ito, applicable ito sa mga walking distance lang yung bahay. Mga 25 seconds, makakarating na siya kung madilim man sa kanyang daraanan, no? So, ito na yung isa. Ayan. So, ito, guys, no? Kumbaga, mag-high beam lang kayo para umilaw yung headlight natin. Ayan. So, i-high beam nyo siya. Ayan, so naka-high beam na. Kahit ilock nyo itong susi, mga tropa pits, hindi mamamatay yan. So, magbibilang lang tayo ng 25 seconds at mamamatay na po yan. So, kailangan lang na bago ka makarating sa bahay mo, 25 seconds. Kasi 25 seconds lang yung itatagal ng ating sasakyan, yung headlight niya, para mag-off na yan. Yun. Ayan nga guys, no? So, isang mabilisan lang. Sa mga stock pa rin yung stereo nila, itong sa akin, ayan, so kinabitan ko siya ng touchscreen na Android. Tapos nagkabit na rin ako ng dashcam para sakaling ano, medyo malinaw kaso wala oh, hindi kita. Ayan, so ito, nasa 7 inches lang itong ano ko. Tapos touchscreen siya, pinasok ko, tapos nilagyan ko na lang siya ng siwang di kasi may siwang dito kaya nilagyan ko na lang siya ng itim para kahit papaano sa gustong matuto kung paano mag DIY ng ganito comment na lang kayo dyan tapos tuturuan ko kayo. Video maselan kaya hindi ako nakapukuha ng video kasi naputukan din ako ng views. Nakakatawa nga eh pero at least kinaya ko, di ba? At sa tulong din ng mga barkada natin. So, ipapakita ko rin at tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng Android na touchscreen. Ayan, so touchscreen siya, no? Ayan. Kung paano magkabit nitong head unit na touchscreen. So, hanggang doon na lang guys. Kahit pa paano, mayroon na naman na akong naibahagi sa inyo na kakaiba sa ating Nissan Almera. Siguro sa mga naka-Almera dyan, hindi nyo pa nagagamay o hindi pa nasasabi ng mga agent nyo regarding sa hidden features ng inyong Nissan Almera. So, tayo-tayo lang nakakaalam yan, no? At
hindi ako magsasawang ibabahagi kung ano man yung mga natutuklasan ko na bago dito sa Nissan Almera natin. Kaya kailangan mag-subscribe kayo at hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Lalong-lalo na regarding sa Nissan Almera. At hindi lang naman Nissan Almera yung pwede kong ituro sa inyo na tutorial. Kaya kahit anong brand, Toyota, Mitsubishi, Honda, ayan. So lahat, kaya na, basta kaya nating gawin, gagawin ko, gagawa ko ng video para ibahagi sa inyo. So hanggang doon na lang guys. Salamat!